Tatlong araw lang po ito. Buhat nung... Yo mga higala, nagbabalik po. Farmer ang magulang ko para naman po sa panibagong talakayan. Siyempre, tungkol po ito sa pagtatanim ng mga halaman, lalo na po mga gulay. So, narito po tayo sa aking pong taniman. So, ito pong inyong nakikita ay pipino. So, isang Japanese type cucumber. Kayo ay aking turuan kung paano po ang tamang pagpruning o pagputol ng sanga. Nang sa ganun ay mas lalo pang gaganda at dadami yung pagbubunga nitong pipino. Kung napapansin nyo po ay napakayabong na po yung tubo nito at ang dami ng sanga. Nag-uumpisa na po siyang namunga. Pero hindi ko pa siya na naputulan ng sanga. Gawa lang napaka-busy po tayo kaya medyo nahuli pero hahabol pa naman. Isa sa karakteristik ng pipino ay bawat node, no? O yung buko ng sanga ay meron po itong pinoproduce na bulaklak o bunga. Kaya mas marami talaga magbunga ang pipino pero mayayari lang po yon, matutuloy po yung pagbubunga niya kung atin po itong naputulan ng yung sanga. Ano po? Yung tamang pagpabunga ng pipino ay dapat po pang-8 dahon bago tayo magpabunga. So, yun po ang turo ng mga taga-seed company. Nang sa ganun ay, mas maparami pa yung pagbubunga. Dahil nga po ay nahuli na ho tayo, salip na pang pang-8 sanga bago tayo magpabunga. Dahil nga, hindi maiwasan ano po, na meron tayong ibang trabaho. Dahil hindi lang naman pipino yung ating tinatanim. Ang dami po akong tinanim dito. Halo-halo na po. Eh, sayang naman po kung puputulin isa. Malaki na rin yung bunga na po. Kaya hayaan na lang po natin. Ano po? Ang paraan ng pagputol po, kung napansin niyo po ito, napakahaba na nito. Ano po? Napakahaba na. Ano po? Pero, pag hindi po natin ito naputol, kakain lang po siya ng nutrients, no? Pero hindi na siya bubunga. Ganun lang po yung nature ng pipino. Kahit na malusog po yung sanga, ay hindi na ito makapag-release ng bunga. Kahit na may bulaklak ba siya. Ano po? Sadyang dito lang talaga. Ano po? Pinakaunang bunga doon sa sanga, doon lang ho talaga lalaki at wala nang iba po. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin po natin yung sanga tulad nito. No? Puputulin natin. Nang sa ganon, yung nakukuha na nutrients doon sa puno, ay masusupply niya lang doon sa sanga na nagbibigay ng bunga. Ano po, halimbawa ito, ito yung sanga niya, tapos ito yung bunga. So, ito, papalakihin niya na lang yan. So, tulad nung ginawa ko kanina, ganun din po dito sa sanga na to. Puputulin lang natin. Huwag na po natin putulin yung dahon, ano po. Yung iba kasi, pati dahon, tinatanggal. Mali po yan. Napakahalaga po yung dahon sa halaman sa papalaki ng bunga. Kumbaga, ito yung kusina nila. No? Dito nagmamanufacture ng pagkain para masupply doon sa buong parte ng halaman. Ito, halimbawa ulit, ano po? Itong sanga na to ay may dala siyang bunga. No? Para mas mabilis siyang lumaki at gumanda, kailangan yung nutrients ay mag-stop lang sa bunga at hindi natutuloy pa dito sa sanga. Kasi kung hinahayaan lang po natin itong sanga, may posibilidad na ma-abort ito. Kasi yung nutrients nga, dadaloy lang diretso dito. At ito na may haba ng haba. Pero, hindi na ito magbibigay pa ng bunga. Kahit na mayroon pa siyang female flower, hindi na ito magiging bunga. Kasi nga, ganun ho talaga ang characteristics ng pipino. Kaya, kumbaga naging pabigat na lang ito. So, kailangan po natin itong putulin tulad nito. Nang sa ganun, yung nutrients ay mag-concentrate na lang sa pag-supply sa bunga para ito ay lumaki. Tapos, isama na rin natin pag ang halimbawa yung dahon ay may tama na ano, tatanggalin na natin. Kasi pag ito ay naulanan, ang bilis kumalat yung fungus. Ano po? Ang common na sakit na fungus sa pipino ay yung tinatawag na downy mildew. Napakabilis kumalat nun pag halimbawa naambun lang. Kaya
isa sa prevention natin ay tanggalin na natin habang maaga pa, ano po, para hindi siya kumalat. At ang problema kasi, pag hindi tayo nagtanggal ng sanga, o nga, napakataba, napaka-green tingnan, pero pag nagkasakit po, natamaan siya ng fungus o virus, ang bilis kumalat kasi nga, yung dahon ay dikit-dikit. So, isa sa preventative measure ay yung pagpuproning. Yun lang po ang gagawin natin. Dapat yung main stem lang po ang ating patutuloyin, papaakyatin natin sa taas. At hindi po yung sanga. Ano ba? Kaya yung mga sanga na wala ng bunga, tatanggalin natin yun. Baga, pabigat lang ito sa puno. No? Ito na po yung ating pipino na ating po tinanggalan ng sanga. Nag-pruning tayo. So, malayo ang hitsura nung una. Dati, napakadaming sanga. Napakakapal. Pero ngayon ay yan. Nabawasan na. At yan. Linis. So, maganda na tingnan. At matiwasay. Ayan o. Oh, malaki na. Ayan o. Oh. Sa loob lang po ng 3 araw. Buha tayong nagtanggal ng mga sanga. So, ito na. Lumaki na. Mabilis lumaki. Ayan. Ito yung Japanese type na cucumber. Napakaganda. Talagang slim lang po at makintab. Ito yung kagandahan ng pipino. Bawat sanga ay talagang may bunga. So, ito yung unang sanga niya. So, may bunga siya, no? Pangalawa. Ito, pangalawa. Sorry. Ayan. Pangatlo, dito. Ayan, ayan. Pang-apat, dito. Pang-lima, ito. Ayan. Pang-lima. Pang-anim, ayan. Pang-pito, ganyan, maliit pa. Sino sa taas? Pang-walo, ayan, oh. Ayan, pang-walo. Pang-siyam. Ang sampo, ayan. Bulaklak pa lang. Hanggang tuloy-tuloy yan. Walang paltos dito. Magsasanga pa lang yan. Hanggang sa taas. So, kung hindi natin yun tinanggalan ng mga sanga, wala, kalat lang ho. Yung mga sa taas, hindi na yun tutuloy. Sa baba lang. So, dito lang, sa baba tayo makaharvest. Pero dahil nagtanggal tayo ng sanga, ayan. Pag na-harvest to, mauna tong lumaki, ma-harvest. Dito naman, hanggang yan, sunod-sunod na yan. 5 araw buwas ng aking pag-pruning ay may na-harvest na po ako. At ito po yung na-harvest ko po. Ayan. So, makikita ko natin, napakaganda. So, halos uniform po yung mga size nila. So, doon po pala sa pagpupruning natin, kung halimbawa pang 8 sanga tayo magpatuloy ng bunga, yung 7 sanga, no, pababa, lahat po yun ay tatanggalin. So, yung pagbibilang po natin, mag-umpisa po yun sa pinakaunang dahon. So, halimbawa nito, ito ay tuyo na. So, ito yung pinakaunang dahon niya. So, dito tayo mag-umpisa na. Mag-umpisa magbilang. Every node po yun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ibig sabihin, dito na sana tayo magpabunga. Ano po? Lahat ng mga sanga dito at yung bunga ay tatanggalin na dapat. Pero dahil nga, sabi ko nga kanina, sayang naman po dahil malaki na siya. Ano po? So, tutuloy na lang po natin yung bunga. No? At ang tatanggalin na lang natin yung sanga na kasunod ng bunga. Ano po? Iba-iba po ang characteristics ng pipino pagdating po sa pagbubunga. So, magdidepende rin po yan sa mga variety natin pong gagamitin kasi iba-iba din ang ori ng pipino. May Japanese type, mayroong American type, di ba? May pampickles, at iba-iba pa ho. Itong variety na aking ginamit po ay isang Japanese type. Yung paraan ng pagbubunga nito ay magsasanga muna, tapos doon po sa sanga niya, sa pinakaunang dahon, doon po siya mag-release ng bunga. Tapos yung sanga na yun, kung hindi mo siya puputulin, ay didiretso po iyan, no? Tataas at hahaba po yung sanga. Kaya kailangan po nating putulan.
At hindi na ako kasi yung sanga na yan ay hindi na siya nagre-release pa ng mga bunga kasi meron nang nauna eh. So, napakalaga ang pruning sa ganitong klase ng pipino. This is ito po yung klase ng pipino na akin pong tinanim. Yung isa naman po, direkta po siyang naka-attach, no? Naka-connect doon sa pinaka buko o dahon nitong pinakapuno ng pipino. Tapos, pag ito ay nagsanga, hindi na ito nagre-release pa ng bunga, no? Kaya, ang magandang gawin na to ay talagang putulin yung sanga malapit po doon sa dahon, no? At ang pangatlo po ay yung kombinasyon ng ganitong characteristics na nagbubunga po siya doon sa mismong pinaka dahon, no? Si pinaka buko ng puno o node. At saka nagsasanga din ito at may bunga pa. Kaya itong klase ng pipino ay bihira at napakarami ho talaga magbunga yung ganitong klase ng pipino. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.